Tuần nào trước chắc á, vậy cũng bên nọ có nâng cấp đi. Anh làm nhiều, anh đã nuôi chú tao sinh của hàng ngân, chú tao sinh đại kỳ. Hàng ngân thì giảm bởi nên ta khách là có tao quên. Thì giảm bởi chú tao sinh ra trên năng ngân, mà khách sẽ kết thúc anh hát ra Dubai nạ con. Anh trở vào có sắc ảnh của. Pero, nâng chú tu rin là con nâng kinh tá ra. At saka nagmamasaya ako sa Qatar. Tapos natuto na ako mag-photography. Hanggang sa nadala ko niyo sa Dubai. Alam nyo, mahirap na masarap ang buhay sa pagmasara. Masarap kasi katulad ko, marami ako nakikita iba't ibang lahi. Mahirap kasi malayo sa pamilya, pero natatakpan naman lahat yun. Ngayon, ang hirap talaga. Pero, kailangan magtsaka tayo. Hanggang sa nagkasakit nga ako ng ganito. Alam nyo, ang natamaan ako ng sakit na raw, June 22, 2016. 50 years old ako noon. Ngayon, 54 na ako. Apat na taon na lumipas, pero ganito pa din. Nakakalakad nga. Pag may lawakan o nakakatiyo, pag may lawakan, pag wala, hindi pa kasi naka-wheelchair lang. Ito, inupan ko wheelchair. Mahirap, pero kailangan araw-araw mabuhay. Pasensya na kayo ha. Kasi araw ako nag-record sa cellphone ko lang ito. Hindi pa ako makapag-record sa gabi kasi wala pang lighting. Bago ligo ako. Ngayon ako na mag-isa. Diba? Nga. Nakakadakan na ako. Nang may nawakan, may kapitan papuntang CR, nakakalakad ako. Ako na lang mag-isang naliligo. Nagtutudas, nag-ahit, nagbibihis. Nung una mahirap, nahirapan ako. Pero pagdating ng mga ganito na, tumatagal. Unti-unti ka rin natututo. Patsaga lang. Kailangan matsaga ka. At saka buong loob mo. Pero minsan pinangilaan din ako ng loob. Pero kailangan pumilos. Pero minsan itatapo din ako. Nag-emo ako. Yung mga nilalagay ko sa Facebook ko eh. Mission Emo. Tuloy, akala ng mga kaibigan ko kung ano na nangyayari sa akin. Hindi. Damdamin ko lang yun. Emo na kasi ako. Mission Emo, mission hindi. Pag nandit yung mga bata, masaya. Pagkabi-kabi lang hindi. Pero okay na din. Kasi nag-evolve mo buhay ko. Medyo mahirap nga lang. Ang hirap na maghintay. Ang hirap na magpagling. Lagi ka na inip. Lagi ka na aasar. Pero gano'n talaga ang buhay. Ano magagawa natin? Lalakasan mo lang ang loob mo para mabuhay ka sa ganitong kalagayan. Sino ba yun? Kulang noon. Teka ha.
Nên một trời đi. Mấy gì đó. Pero practica la que la gente toma que quita un poco me saquita pero otro de blablabla para ahí volan es un va con ojo sabe no que hay vegan con bajo de un café pero no hay que ver por ahí. Ang sakit si Ida doon yung may edit. Sana naiintindihan niyo ako sa boses ko ito. Sa susunod na makikipagkita ako sa inyo, ibayin ko na ang topic naman. Tukul naman sa kalagayan ko at saka yung mga nangyayari sa buhay-buhay ko. Nga pala, huwag kayong matawa ha. Wala akong ipin. Ang lahat ng ipin ko sa taas, tinanggal nung nasa hospital ako sa Dubai. Kaya walang ipin sa taas. Sa baba naman, apat. Actually, meron akong positivo. Kaya lang, nakalimutan ko sa Dubai. Sa mga kapwa ko na nagkaganito, sana lumakas din ang loob nyo. Ako, may naloob ko, pero may mga kaibigan ako na nagpapalakas ng loob ko. Pinaliligilan ako ng mga mahal sa buhay. Kahit na ako mismo, minsan, alam mo naman may sakit, makulit, pero napapagtsagaan pa din. Kaya baka mawawala ng pag-asa. Unti-unti, slow progress nga yan eh. Pero pasasaan ka at gagaling ka din. Hindi man 100% na dati mong kagalingan, magiging mausay ka din, unti-unti. Magtsaga ka lang at lakasan mo lang ang loob mo. Kayang-kaya yan. Hanggang sa susunod, ha?